analgesic, antihistamine, antacid. Alam niyo ba kung ano ang mga ito? Tama nga kaya ang parang ating ginagawa upang masigurong tama ang paggamit nito. Iyan ang ating nga alamin sa aralin natin ngayong araw. Ako po si Teacher Joyce, ang gagabay sa inyong pagkatuto. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Bata, tingnan ang larawan na nasa TV screen. Ano ito? Tama! Ito ay isang cabinet. Ano ang inyong nakikita sa loob ng cabinet? Magaling! Ito ay mga gamot. Alam niyo ba kung ano ang gamot? Ito ay iniinom ng isang taong may karamdaman o sakit. Ang cabinet na ito ay nilalagyan ng mga gamot at tinatawag na medicine cabinet. Bakit kailangan ng medicine cabinet sa ating tahanan? Magaling! Kailangan ng medicine cabinet sa ating mga tahanan upang maorganisa ang ating mga gamot. Ito rin ay nagsisilbing lalagayan ng mga gamot upang sa oras ng paggamit o pag-inom nito ay alam natin kung saan ito nakalagay. Tingnan muli ang larawan. Kilala ba ninyo ang gamot na nasa loob ng medicine cabinet? Mahusay! Kailan kayo umiinom o gumagamit nito? Mga bata, ang gamot ay iniinom upang mabigyang lunas ang karamdaman ng isang tao. Ngunit, alam nyo ba na hindi tayo basta-basta na lang umiinom nito? May tamang pamamaraan sa paggamit ng iba't ibang gamot. Narito ang ilan sa mga paraan upang masigurong tama ang ating paggamit sa mga gamot. Una, tukuyin kung ano ang nararamdaman at kumonsulta sa doktor upang malaman ang gamot na naaayon. Halimbawa, kapag ikaw ay nakararamdam ng sakit sa tiyan, maaaring kumonsulta sa doktor upang ikaw ay masuri at mabigyang lunas o gamot ang pananakit ng iyong tiyan. Mahalagang magpakonsulta tayo sa doktor upang matukoy ang ating karamdaman at nang sa gayon ay mabigyan tayo ng angkop na gamot. Basahin ng mabuti ang direksyon o label. Halimbawa, kung ikaw ay bibili ng gamot at nagkataong wala ang iyong mga magulang sa bahay, basahin ng mabuti ang direksyon na nakalagay sa gamot. Narito ang halimbawa ng isang label ng gamot. Bago natin inumin ang gamot, mahalagang basahin ang direksyon o label upang masigurong tama ang ating inumin. Pangatlo, gumamit ng tamang panukat sa pag-inom ng gamot. Halimbawa, maaring gumamit ng isang measuring cup o teaspoon o di kaya ay tablespoon. Ang paggamit ng tamang panukat sa pag-inom ng gamot ay inirerekomenda upang maging tama at di masobrahan sa dami ng gamot na iinumin. Pang-apat, uminom ng gamot na inireseta lamang ng doktor. Halimbawa, ang antibiotics ay iniinom lamang kapag mayroong reseta ng doktor. Ang gamot na antibiotics ay nangangailangan ng reseta ng doktor. Kung wala itong reseta, ay huwag na huwag itong iinumin. Panglima, gumawa ng isang batayan ng oras.
Narito ang halimbawa ng isang batayan ng oras sa pag-inom ng gamot. Ang paggawa ng isang batayan ng oras sa pag-inom ng gamot ay makatutulong upang mas madaling maalala o matukoy ang tamang oras ng pag-inom ng gamot. Pang-anim, huwag uminom ng gamot na lagpas sa expiration date. Basahin ng mabuti ang expiration date at siguraduhin hindi palagpas sa expiration date ang gamot na iinumin. Ayan mga bata, naintindihan ba ninyo ang parang aking ibinahagi sa inyo? Mahalagang alam natin ito upang masigurong tama ang paggamit o pag-inom ng mga gamot. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Sundin ang panuto. Suriin ang mga sumusunod kung tama o maling pamamaraan ito sa paggamit ng gamot. Bigkasin lamang kung ito ay tama o mali. Una, binabasa ng mabuti ang direksyon at tamang sukat bago inumin ang gamot. Tama! Pangalawa, iniinom ng mas marami sa itinakdang gamot para mas mabilis ang paggaling. Mali! Pangatlo, gumamit ng tamang panukat sa pag-inom ng gamot para di masobrahan ang dami. Tama! Pang-apat, uminom ng antibiotics na reseta lamang ng doktor. Tama! Panglima, huwag sumunod sa inireseta ng doktor. Mali! Narito ang batayan ng score ng inyong nakuha. Kung ikaw ay nakakuha ng 5 puntos, napakagaling! Kung ikaw ay nakakuha ng 4 na puntos, magaling! Kung ikaw ay nakakuha ng 3 hanggang 1 puntos, galingan pa sa ating susunod na gawain. Nasagutan niyo ba ng tama ang mga tanong? Magaling kung ganoon! Ibig sabihin ay naintindihan ninyo ang ating tinalakay. Ngayon ay may isa pa akong gawain na ibibigay sa inyo. Hanapin sa loob ng kahon ang may kaugnay sa tamang pag-inom ng gamot. Gawin ng thumbs up kung ang pangungusap ay tama at thumbs down kung ito ay mali. Una, gumawa ng batayan ng oras sa pag-inom ng gamot. Pangalawa, basahin ang label ng gamot. Pangatlo, pagkakaroon ng pantal-pantal sa katawan. Pang-apat, pagbibigay ng sobrang gamot sa kapitbahay. At pang-lima, sumunod sa inireseta ng doktor. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Ang galing naman! Ngayon ay dumako naman tayo sa susunod na gawain.
punan ang patlang upang makabuo ng makabuluhang pangungusap. May 10 segundo kayo bawat item. Una, tukuyin kung ano ang nararamdaman upang... Pangalawa, basahin ng mabuti ang direksyon bago inumin ang gamot upang... Pangatlo, gumamit ng tamang panukat sa pag-inom ng gamot upang... Pang-apat, uminom ng gamot sa itinakdang oras upang... At pang-lima, kumonsulta sa doktor bago uminom ng gamot upang... Naway nasagutan ninyo ng maayos ang ating gawain. Ipakita ang inyong sagot sa inyong mga magulang o sino mang kasapi sa inyong pamilya. Maaari rin itong ilagay sa inyong learning kit para may wasto ng inyong guro. Ano nga uli ang iba't ibang paraan upang masigurong tama ang paggamit ng mga gamot? Una, tukuyin kung ano ang nararamdaman at magpakonsulta sa doktor upang malaman ang gamot na naaayon. Pangalawa, basahin ng mabuti ang direksyon at tamang sukat bago inumin ang gamot. Pangatlo, gumamit ng tamang panukat sa pag-inom ng gamot. Pang-apat, uminom ng antibiotics na reseta lamang ng doktor. Pang-lima, gumawa ng isang batayan ng oras ng pag-inom ng gamot. At pang-anim, huwag uminom ng gamot na lagpas na sa expiration date. Ang aking mga nabanggit ay ilan lamang sa paraan upang maging tama ang paggamit ng mga gamot. Mahalagang alam natin ang mga ito upang hindi maling gamot ang ating mainom. At masiguro natin ang ating kaligtasan. Lagi nating tatandaan at isa sa ulo ang mga paraang ito. Narito naman ang ating panghuling gawain. Maghanap ng isang resetang na ibigay sa inyo ng isang doktor. Punan ang mga detalye ang gawain sa ibaba batay sa resetang inyong nahanap. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon ay maaari na ninyong ipakita sa inyong mga magulang ang inyong sagot sa panghuling gawain upang may wasto ang inyong mga sagot. Maaari din ninyong itong ilagay sa inyong learning kit para may wasto ng inyong guro. May karagdagang kaalaman na naman tayo sa araw na ito. Naway nagustuhan ninyo ang ating aralin. Kung nais nyong mapanood muli ang video lesson na ito, ay hanapin ang ating YouTube channel at i-search ang Aral TV, Dapit Leyte. I-click ang
like, subscribe at i-hit ang bell button upang lagi kayong updated. Muli, ako po si Teacher Joyce na nagsasabing, gamot ay suriin upang pagaling ay hindi mabitin. Hanggang sa muli mga bata, paalam!